Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ay isa na namang kapupulutan ng idea o aral. Ito yung pag-maintain ng isang gamit. Ito yung trabaho ng isang electrician dito sa barko. Kung makikita nyo po, transformer yan. Kailangan kong buksan para tingnan kung okay pa. Part ito ng maintenance dito sa barko. Kailangan mapanatili na maayos ang kagamitan para maiwasan yung sunog o kumbaga yung gumagamit nito maprotektahan din para safe sila. Ang bolts nito apat, bolts and nut. Tatanggalin ko ang apat na bolts and nuts na yan, tapos makikita nyo yung nasa loob nito. Kailangan ko itong i-check kung okay pa ang wirings, walang ano, yung wala pang hindi pa ba na ano, hindi pa masyadong uminit. Makikita naman yan kapag ang wire uminit na ng gusto, magdi-discoloration yan. Magkakaroon ng discoloration yan. Ito po ang laman ng transformer na ito. Iba-ibang transformer dito. Yan. Molded na yan, no? May ano siya. Heavy duty yan. Makikita nyo po yung mga wires. Okay pa naman. Ganun talaga yan. Okay pa siya. Makikita mo yung may dalawang terminal. Yan naman yung sa trip niya. Kailangan mo ditong i-check yung ano yung gland, cable, visual checking ito. Kasi kapag ginamit ito sa labas, siyempre safe yung gagamit. Ito naman, sa katunayan, napalitan ko na ito ng plug. Kailangan ipapakita ko sa inyo ang loob kasi magkaiba itong dalawa. Magkaiba ito. Apat din ang bolts ito na kailangan tanggalin para makita ang loob pag binuksan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matutunan. Click na rin ang bell button para manotify po kayo kung may bago akong video i-upload. Pashare naman po para siyempre makatulong sa akin, makatulong din sa ating mga kababayan na gusto maging electrician o may hilig sa pagkakalikot ng mga ganitong bagay. Yung kumbaga may konting problema lang naman, pinatatawag ng electrician, pwede namang maayos. Yan, nakikita nyo po, binuhusan niya na siya ng ano, insulator din yan, so molded na siya. Ang ganda po ng ano nito, ng transformer. Itong pangalawa, itong napakaganda, oh. Makita natin. Andiyan yung sa banda kaliwa kung nakikita nyo. Yan yung trip niya. Tapos yung may color siyang wire ng brown, blue, saka green. Ang green ay ground, which is brown and blue, line 1, line 2, kasi wala namang neutral. Tapos ang transformer na ito ay step down transformer. Primary niya 220 volts, ang secondary niya ay 110 volts. Yan, nakikita ninyo po, wala namang lamat ng ano, bakas ng ano, ng sira o pagkasunog, discoloration, wala naman. Maganda naman siya sa loob ng transformer. Yan ang brown na connect trip yan, okay naman. Yung sa output niya, okay naman. Yan. Lalo na itong isa, mas okay to.
Yung ang isa kung ganyan, walang takip o wala nang takip. Pero madalas naman itong gamitin sa indoor, kaya wala namang problema. Pwede pa yan. Saka after nitong video siguro, papalitan ko yan. Kasi masyadong haba kung isama ko pa sa pagpalit dito. Ito ang medyo ano na, yan, makikita po natin ang kaibahan pag hindi ka hindi ka gumawa ng maintenance. Bubuksan natin yan kung kaya pang buksan, pero pag hindi na, papalitan na lang. Ipapakita ko sa inyo ang sa loob ng plug na yan kapag napabayaan. Tumagal na rin ito pag laging ginagamit, magkakaroon siya ng mold sa loob. Sobrang dumi na, magiging sani ng pag-init ng conductor sa loob pati yung wires. Damay-damay na. Yan. Subukan natin testirin itong ano, yung anong tawag nito. Testirin natin ito. Ito nga. Dapat close ito. Ito yung ano niya, protection niya. Yan. Kita nyo po, close. Magkita nyo sa tester yan. Close yan, 0.5. Yung resistance niya ay sa wire yan. Ang primary naman, makikita natin kasi may resistance to. Kasi close yung ano niya. Yung protection niya. Dapat hindi short din siya kasi ito yung secondary niya. Yung tinitestir ko ay primary. Sinusubukan ko lang kung anong sitwasyon para makita nyo. Walang kaugnayan yan dyan. Kasi yung sa plug, yan yung primary. Ito naman yung secondary. Okay. Yan. Pag tinisin natin yung ano, yung magkabilang plug na yan. Yan. Mayroon yan. Kasi sa ano yan, sa primary. Yan yung primary. Primary meron. Tapos ito naman secondary. Tingnan natin ang sa brown na ito. Itong continuity, yan ang ano niya, yung kulugtong. Kulay blue yung isa. Yan, magkita yung 1.3. Yun yung primary. Tapos ito secondary. So kabilang windings. Ang plug na ito may kasamang ground. Ito yung standard sa UK. Kumbaga pag insert mo nito, may takip yung sa dalawang line 1 and line 2. And then masusundot mo na yung ground. Magkakaroon ng access ang line 1 and line 2. Tingnan natin sa secondary. Kailangan buo pang windings niya. Yan, makikita nyo po. May resistance siya. Ganyan talagang resistance para sa 110. Normal yan. Almost short na nga eh. Pero gumagana yan. Mahusay yan. Subok na subok. Yan. Ipapakita ko po sa inyo ang laman ng orange na plug na yan. Tatanggalin ko para makita nyo ang loob. Yan. Kailangan sigurado tayo sa paggamit ng wire nito para hindi sasabog o kaya para safe. Nakita nyo po. Magkita nyo po yan. Yan. May lugs yan o may ano yun, kumbaga sinatawag natin pirol. Yan para matatag. May tutorial din po ako dyan. Ito yung clamp niya para hindi mahugot. Ang fuse naman niya ay 13 amps para sa transformer ito. Magkita nyo po. Yan. Yung ano niya, yung clamp niya, yung white, transparent na white, sinusuportahin yung outer coil. Yan ang yung para sa ground naman yan, line and length, ito naman support. Kailangan maayos ang pagkakabit para huwag matanggal. Ibabalik natin para tapusin nyo ito at makikita nyo kung paano ang pag-maintain ito. Ganito lang yan. Sabi ko nga, marami akong i-share sa inyo tulad ng motor control, building wiring, andito yung ano niya, yung capacity KVA, tapos yung
ano niya yung voltage ang 220 volts and ang out niya ay 110 volts. Yan yung capacity niya. 3.3 kVA, kilovolts ampere. Yan, 3.3 kVA. Pag hindi ano yan. Magkaiba yan kasi continuous use, mayroon naman yung ilang oras lang dapat gamitin. 1.3 yun yung ano, diretso lang gamit kasi nakalagay naman sa label. Makita nyo yan. Ang nut nito, may slot na ito dito na hindi mo na kailangan sanggain ng anong tawag nito, sanggain ng open range or close range. Yan, apat din ito, apat ang bolts ito, bolts niya. Parehas nung kabila, apat din, bolts and nut. Kailangan laging mahigpit kasi pag binuhat ito, magano ito, tutunog-tunog ito, kaya maaaring bumagsak. Gagawa din po ako ng ano ng tutorial sa lightings, wirings, yan. Wiring sa bahay, gagawa din po ako. Tapos sabi ko nga, motor control. Kung sino man dyan ang gusto maging electrician sa barko, marami po kayong matututunan sa channel na ito. Kahit ang iba, simple lang. Pag komplikado kasi, minsan hindi na makapag-video kasi sa time na yun, busy-busy na. Kumbaga, seryoso na yan ang trabaho. Yan. Tanggalin natin to at ipapakita ko sa inyo itong isa naman. Titingnan natin kung anong pwede magawa natin sa kabre na ito. Ito yung secondary niya. Makikita nyo po, okay pa naman. Yan. Okay pa, tingnan natin. Yan. Okay pa naman siya, 0.5. Parehas nung isa, 110 volts din ang output nito. Tapos ito naman kanyang fuse. Oh, yan. Protection niya. Minsan pag nag-drip ito, i-reset yan. Ang amperahin ito nakabatay sa transformer na ito rin. Capacity. Ito naman ang kanyang plug sa primary. Kung makikita ninyo ang dumi na, sobrang tagal lang hindi ginagamit. Kung ilang monster nitong hindi na check, nagkaganito na o kaya. Minsan kasi pag nag-check dito, kung kailangan i-check lahat ng transformer, ginagawa yan. Ang problema, minsan hindi mahanap ang iba kung naitago. Tapos ito sumulpot na lang na hindi raw gumagana o nagmamalfunction. Tingnan nyo po. Yan. Sobrang dumi na. Makikita natin isa sa loob. Ipapakita ko sa inyo sa loob. Nakita nyo po ang kanina. Ang ganda ng ano sa primary. Yung resistance. Kita agad. Ito nung tinising ko wala. Tingnan ang hirap. Kaya ang gagawin ko nito. Ang gagawin ko siguro dito. Putulin ko na lang. At saka nung pagtsaga ang buksan yan. So putulin ko na lang ito. Para palitan ng bago. Yan. Medyo mahirap nga.
cutter ang katumbas nito pagka ganitong snip, sabi nga. Tingnan nyo po, lumang-luma na ito. Porcelain din ito. Tapos, papalitan ko ito ng plastic na. Plastic with rubber. Ito ang aking pamalit. Nakita nyo po ano? Yeah. Yan, putol. Putol siya ngayon. Ito na. Yan. Bubuksan ko to at makikita ninyo. Yan. Pinilit ko ng buksan kanina. Nakita nyo po. Grabe na. Ang dumi na, no? Yung mold niya, namuuna sa loob. Biruin nyo yan, no? Nakita nyo po yan. Yan. Kailangan maintenance talaga. Kailangan ng maintenance. Nakita nyo po. Ang dumi. Yung mold niya, oh. Ang sanin niyan, umiinit ng wire niyan. Loose contact, maaaring masunog. Porcelain ang ano na to, ang plug na ito. Nakita nyo po. Kitang-kita naman. Yan ang kailangan i-maintain. Na dapat laging maayos, malinis. Para safe ang gagamit, maiwasan yung sunog. At maprotektahan ang appliances. Yan. So, papalitan ko na. Siyempre naman. Papalitan ko na ng plug. May pinakita rin ako. May video ako. Yung previous video ko, I think, ano yon. Yung pagpalitan man ng plug. Yuki plug na lang. Magpapakita naman ako sa inyo ng pagpalit ng plug. Yung plug na dun sa atin sa Pinas. Sa Pilipinas na plug. Yung pang 220 volts. Then, ibang klase. Dito sa ang standard sa UK, sa katunayan mga kababayan, ang protection ng fuse nakabatay lagi sa appliances kung ginamit. Kahit ang breaker natin, may standard tayo dyan sa Pilipinas na 15 amps para sa live things. Sa UK, hindi, or sa Canada, hindi. Mayroon sila dong 4 amps na breaker, may 6 amps. Focus muna tayo dito. Yung bagay na yun, magiging topic ko yun. Kasi napakahalaga ng ano na yun, ng protection na yun. Diyan sa atin, minsan nasunog ng electric pan, hindi pa nagtitrip ang breaker. Kasi ang outlet naman ay 20 amps. Yeah? Yes, 20 amps ang breaker natin, ang protection. Lalo nang gumawa ng electric fan ay tinanggal yung thermal fuse. Nasunog na lang, hindi pa nag-trip ang brake yan. Sakit na ito ay yan, ganyan lang yan. Kita nyo po. Lalagyan ko ng ano to, Actually, may sukat naman yan din, pero ako na mismo nagsusukat dito. Dali lang. Basta kailangan safe ang pagkakagawa. Sa pag-insert ng kambli na to, kailangan laging solid. Kung gusto mo maging solid, kung wala kang perol o wala kang pangsulda, ang gagawin mo nito, kailangan mong dublihin. Nakikita nyo sa isa kong tutorial, dublihin nyo para medyo masikip siya sa loob at maipit. Kung maraming maipit na wire ng bolt yan, ng terminal. Pero dahil sa may perol ako, ito lalagyan ko. Makikita nyo po, mapapansin nyo yung wire, medyo umitim na, pero pwede pa yan. May mga makintab pa naman. Umitim na dahil sa init yun, sa rod. Dahil sa dun sa napakarumi ng connection ng plug. Ito yung ground. Ang ginagawa ko nito, dahil sa itong kulay blumasikip dun, tatanggal lang ko ito ng black mamaya yung cover para mabin ko ng maayos. Ikikrim ko ito. So, ibig sabihin lang, naikunik ko na to, pag kinunik ko ito dun sa plug, solid
na maiipit ng bolt ang ano na to, yung ferrule na to. Solid, hindi yung mawasak ang wire. At doon makakatulong pa na maayos ang daloy ng kuryente. Kasi solid. Puputulan ko ito kasi lagpas. Ayoko na may sumubra sa plastic. Sabi ko nga, kung wala kang perol, tutupin mo na lang. Pero kung mayroong, wala kang perol, mayroong kang pang sulda, suldahin mo ito na para maging solid. Tingnan nyo po, tinanggal ko yung black. Ipapakita ko sa inyo yung pag-insert nito para maayos. Tingnan nyo pa, no? Lagi natin tatandaan na ang ano natin, yung ground ay ito yung sa mahabang. Ang amperahe ng fuse na ito ay 13 amps, nakabatay sa transformer na ito. Tinanggalan ko ng cover ng plastic para madali ang pag-bin ko. Kasi kung may plastic pa yan, mahaba yan. Ang mahalaga dito, kasi enclosure naman, kumbaga may takip naman, nasa loob naman siya, walang problema yung plastic. Mahalaga nito yung pag-iipitan ng screw ay solid talaga. Yan. Tapos sisiguruhin natin na kakabitan natin ito ng clamp para hindi mahugot. Tapos itong yan, nakita nyo pang clamp. Baliktarin ito. Kung maliit ang wire, pwedeng baliktarin. Ito dahil sa malaki, ganyan paglagay ko. Yan. Para mahila man ito, hindi mahila, na direkta dun sa bolt na suporta. Kasi nga, may clamp siya. May plastic clamp. Sisiguruhin natin ang paglagay natin ay mahigpit. Yung talagang hindi siya mahugot. Itong plug na ito, ang kaiba nito dun sa isa pa, kasi yung porcelain, pag bumagsak yun, minsan nababasag. Ito plastic ito, parang mix up ng plastic sa rubber. Kaya magbabounce lang ito. Hindi agad mababasag yung baga. Maliban na lang kung sadyain. Higpit ang mabuti, tapos ingat lang. Baka matusok. Saktong-sakto ito yung brown dito naman sa banda kaliwa. Ayan, higpit ang mga duwangan. Ito kahit hindi natanggalin yung kanyang black na insulate o yung cover niya, walang problema kasi maluwang naman. Mag-share din po ako ng pag-aayos ng yung plansa, washing machine, electric fan, para sa mga gustong matuto, mas mapapadali na kayo na lang ang gagawa, mga katipid pa, para makatulong naman sa ating mga kababayan na gustong matuto sa pag-repair. Tapos yung basic wiring, magsishare ako niyan. Yung mga simpleng wiring lang naman. Tapos sa safety sa bahay, magsishare po ako niyan para sa mga daddy at mommy diyan na hindi na kailangan. Halimbawa, nag-trip ang breaker. Yan. Safety, standard, mga standard natin diyan sa Pinas. Magsishare po tayo niyan. Sisiguruhin natin na nasa loob talaga yung wire. Yan, diba? Planado. Para pag nagtakip, hindi maiipit. Ay, may audience pala ako dito. Yan. May audience pala ako dito. Si Bus. Malupit yan. MM. Ang tawag ko sa kanya ay MM. Siya lang nakakalam yan.
Oh, tingnan mo na, nakikita niyo. May ano yan, may patalastas yan. Patalastas ba? Nakikita niya na. Yan, memory niya yan. Kapag napanood niya to, oh. Ako yun ah. Mapapakaw niya. Diba? Okay na. So, ayos na ito. Kailangan na lang testingin. Titesting ito para kung gagana, pwede na ibigay sa ating mga masisipag na fitter. Shout out pala sa masipag naming motorman kay Bay. Oh, ano 'yan oh? May shower pa diyan, ano ba 'yan, oy? Yan kahulugan niya ng ano ng ano ba 'yon, pandemic ngayon, 'yan oh, 'di ba? Sanitizer pa 'yan oh. Oh, ano ba 'yon? Ang tinutukoy kayong kay Bay sa masipag naming motorman dito kay si ano si Edgar Resgado. Si Bay, shout out sa kanya, special. Okay, so pwede nang ibalik ang takip nito. Ibabalik ko na ang takip para masubukan na. Okay. Magre-review din po ako ng mga washing machine kasi kung sino ang may mahilig dyan o kaya para may idea rin ng mga kababayan natin o mga daddy, mommy dyan na gustong bumili ng washing machine. At least may reference, makadagdag pa sa kung ano pa naman ang iba sa YouTube na andyan na yan. Mag-share din ako sa mga ginagamit aming washing machine dito para may idea din po kayo. Okay. So, maraming salamat sa inyo dyan mga kababayan, sa inyong panonood. Titestingin ko po ito, ipapakita ko sa inyo kung ang ano nito, ang output, ipapakita ko sa inyo. Sabi ko nga, higpit ang mabuti para huwag matanggal o huwag malaglag. Maraming salamat po mga kababayan. Ngayon mga kababayan, ipapakita ko na sa inyo ang output nitong transformer natin. Sinaksak ko na sa 220 volts primary. Ipapakita ko naman po sa inyo dyan ang ating secondary. Nag-i-expect ako ng 110 volts. Approximately. Yan. 114. Yan, that's it. Wow. Ito pa sa kabila. Ang babayan, yan po. Maraming salamat po sa inyong panonood kung saan man kayo naroon. Mag-iingat kayo lagi. Yan, pakishare naman po ng video na ito. Tulong sa akin at sa aking mga kababayan. Thank you for watching. God bless you.